At dahil kabi-kabi lang Christmas shopping, pinalawig ng ilang mall ang oras ng kanilang operasyon. Naku, eh, kaya asahan na nga ho ang mabigat na daloy ng traffic. Mula sa lungsod ng Makati, nakatutok live si Bernadette Reyes. Bernadette! Mel, nag-extend na nga ng mall hours ang ilan sa mga supermarkets at department stores dito sa Metro Manila. Kaya kung may balak mag-shopping ay magbao na ng maraming pasensya dahil siguradong habang papalapit ang araw na Pasko, lalo pang titindi ang traffic dito sa Metro Manila. Friday payday ngayong araw, dalawang linggo bago ang araw ng Pasko. Kaya nag-extend na ng oras o mall hours sa mga department stores. Ang Ayala Malls, in-extend na ang mall hours ng isang oras at planong gawing hanggang hating gabi sa December 23. Handa naman silang gamitin ang kanilang gwardiya para sa traffic management. We'll cooperate and send the necessary security officers tomorrow to help ease the traffic over the holiday season. The mall hours will just be extended by 1 hour on weekdays and weekends, and then I believe on the 23rd we go up to midnight. Ang SM Malls nag-extend na rin ng mall hours. Ngayon pa nga lang daw maraming tao na ang namimili. Sa ngayon, mahirap mamili dahil maraming tao nanguna. Isa pa ay sobrang traffic. Konting pila lang. Pila taas na. Kaliwat kanan rin ang sale. Kaya asahan na lalong magkakabuhol-buhol ang traffic sa kalsada. Sa isang pulong kanina, nakiusap ang MMDA sa mall operators. Nabisuan sila ng kanilang mga sale at extended mall hours para mapaghandaan. Kulang na kulang daw kasi sila ng traffic enforcers. Malaking dahilan ng traffic natin ngayon, yung mga nagpupunta sa mga malls. Lalong-lalo na yung mga midnight sale. Pero hindi naman natin sila mabiblame doon. Kulang tayo sa gabi. Kulang tayo sa gabi. Ang lean force na tayo ng alas 7 ng gabi. E nandun yung dagsa ng tao sa mall. At dahil dadagsa ang maraming tao sa malls, bukas sasailayan sa traffic management training ang security guards ng malls para makatulong na sa pagmando ng traffic. Ang ginagawa nating force multiplier dito, yung security guard na nila. So yung itetrain natin bukas, ang pakiusap natin, lumabas na dun sa area ng malls para tumulong sa pag-aayos ng daloy ng trapiko. May mga miyembro naman daw ang Philippine Association of Supermarkets Incorporated na mag-extend ang operating hours, pero hindi raw lahat. Pero dapat daw alalahanin ng mamimili, bahagi na ng Pasko ang mabigat na daloy ng trapiko. Planuhin mo yan, saan ba ako pupunta, saan ako iikot, ano ba ang bibili ko? Mel, sa parehas na north at southbound ng EDSA ay moderate to heavy ang sitwasyon ng daloy ng trapiko dahil daw sa volume ng mga sasakyan. Kung pupunta naman sa C5 ay traffic pa rin ang sasalubong sa mga motorista. Kaya kahit mapupunta ka na Makati o di naman kaya ay Quezon City ay tiyak na matatraffic kaya magbao na lang ng maraming pasensya, Mel. Ang ganda niya yung iniiwan mong advice sa amin. Ha? Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes.